umaga. Say hello to your grandpa. Hi. Hello, Lala Dad. Hello, kiss. Hi, Ate Daniela. May surprise po ako para sa inyo. Pasok kayo. Manang! 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 Did help? Daniela! Maligayang pagbabalik. What's that? Banner po. Ate Daniela, ito po yung surprise ko sa inyo. Sana po nagustuhan nyo. Thanks, Cassie. Napagod na kasi kami sa biyahe, Manang eh. Ready na ba yung rooms? Ganda-ganda talaga ni Marga. Baby girl, bless ka. Yung kwarto. Ay, oo nga pala. Dito. Jen, as far as I can remember, ang kwarto ko sa taas. Daniela, if you are referring to your old room, si Cassie lang yung natutulog. Ate, share na lang po kami ni Marga or gusto niya po pala tayo. Never mind. Saan kami matutulog? Sa guest room muna kayo pansamantala. I see old habits die hard. Sadyang masipag lang talaga ako, Daniela. Gusto ko kasi may siguro na malinis at maayos ang lahat. Gusto mo pang subukan? Mukhang bored ka kasi para lapitan mo ako dito sa kusina. Learning fast, Romina. After so many years of being Mrs. Mondragon, I am proud to say na hindi na ako tulad ng dati. Lahat naman ng tao nagpabago. May room for growth. In fairness to you, I gotta hand it to your survival skills. Very ipis lang. To think, hinayaan mo pang tumira kami dito. Hindi naman ako unreasonable tulad ng iba. Anak ka ni Robert. You're my stepdaughter. Sabihin na lang natin na nagpapakananay ako sa'yo. Don't push it, Romina. Katulad mo, medikulosa din ako. At katulad ng kusinang to, ayoko ng madumi. Namimili din ako ng makakasal yung mukha ko. Hindi mo naman kailangan tanggapin. Sapat na sa akin na hindi ka gumawa ng gulo sa pamilyang ito. Kung gusto mong matahimik tayo pareho. Yun lang ba? I can try. Pwede ba tayo mag-usap? Bakit? May dapat ba tayong pag-usapan? Yung mga nangyari dati. Alin dun? Medyo marami-rami ang kasalanan mo sa akin. At humihingi ako ng tawad sa lahat ng yan. May magbabago ba? Kahit patawarin kita, wala na si Nanay Carlos. Hindi ko mapapatawad yung sarili ko sa nangyari, Romina. Hindi na mababago noon ang mga nangyari. Pero hindi bale. Nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Dahil kung hindi mo ako sinaktan, hindi ako maging ganito kasaya nakasama ko sina Robert at Cassie. Kaya Carlos, kung talagang nagsisisi ka sa ginawa mo, huwag mo na ulit ungkatin ang tungkol sa atin. Dahil hindi ako papayag na sirain mo na naman ang pamilya ko ngayon. Bantayan mo ang asawa mo. Itali mo kung gusto mo. Kung ayaw mo ulit siyang mabalian ang buto. Just enough. Tinuturuan ko kasi yung mga bata paano mag-budget. Oh. Romina, hindi sanay na nagtitipid ang anak ko. Tinuturuan ko lang si Marga kung anong kailangan niya at kung ano ang luho. Magkaiba kasi yun para sa akin, Daniela. Dad, I can't take this anymore. Can't take what? Ito.
Yung ibang tao pang buhibili ng gamit ng anak ko. Daniela. Kung titipirin niyo rin lang si Marga, I would rather na paghirapan ko na lang ang mga kailangan ko ibigay sa kanya, Dad. Diretsuhin mo na lang kami, Daniela. Ano bang gusto mo? I want a position in the company. Ba't bigla-bigla mo naman naisip yan? Ilang beses ko in-offer sa yung position, pero so many times ang decline ka. Like I said, Dad, it's for Marga. And besides, nun pa man, you were really grooming me to take over the company, right? At pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, naisip ko, I should go back to my roots. Alam ko kung gano'ng kahalaga sa inyo ni Mommy ang kumpanya. Now I want to be part of it. Don't make me laugh, Romina. I'm the acting marketing VP, and ako magte-train sa'yo. Ikaw ang magte-train sa akin, eh mas mataas pang pinag-aralan ko sa'yo. Dahil marami akong experience at alam. May problema ba tayo doon? No. No problem at all. I'm just surprised dahil ang dating sekretarya, boss na ngayon ang anak ng may-ari. Well, the first lesson that you should learn in Kapamilya Sardine's company is meritocracy. Hindi mahalaga ang apelyido mo o kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ang dedikasyon mo sa trabaho at galing. As part of your training for marketing VP, you will work closely with the marketing team. And sa akin ka magre-report. At lahat ng ito, ikaw ang nagdesisyon. With the guidance of your father, Daniela, si Robert mismo ang nag-decide kung anong gagawin mo. And for your first project, you and your team must come up with a new marketing strategy for this quarter. Shall we? Doon tayo sa marketing office para ma-explain ko sa'yo kung anong gagawin ko. Sure. Nag-order ka ba ng furniture? Hindi. Ano bang nangyayari dito? Sir, ma'am, pasensya na po. Hindi ko na po siya napigilan. Keep that and then just transfer it elsewhere. It's cute though. Dad! Hi. Hi. Oh, sayang naman. Naunahan niyo yung surprise ko. Daniela, anong gagawin niyo sa gamit? Papalitan. I'm sorry, Romina. I decided to do a little redecorating. I hope you don't mind. As you know, ang isang bahay ay reflection ng mga taong nakatira dito. So I decided to add some class. Pero hindi ka na bumalik ng opisina. I'm sorry. Time flies kapag may ginagawa ka talaga importante. Don't worry, babawi ako bukas. Pero... Daniela, pwede ba ito ilalabas? Siguro transfer na lang natin. I have a perfect place for that. Hindi ganyan. Balik niyo lahat ang gamit dito sa loob ng bahay. Ibalik niyo sa dating ayos. Ngayon na. Now! Daniela, excuse me, pwede ba kitang makausap? Hindi mo ba nakikita? I'm busy. Nakita ko. Pero andito ako ngayon dahil gusto kitang tulungan. This is the current study ng target market natin ngayon. And may list dyan for marketing strategies na pwedeng gamitin. Study it. Baka makatulong sa'yo. Iuwi mo na yan. Because I don't need it. Daniela, hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo. Tinutulungan kita para matutunan mo ang trabaho mo. Kaya huwag ka na magmatigas. Nakakatulong yan para sa'yo. Napakabait talaga ni Ma'am Romina, no? Akalain mo yun. Kahit ang sama ng ugali ni Ma'am Daniela, tinutulungan niya pa rin. Isa lang ang ibig sabihin niya. Si Ma'am Romina, ang tunay na may malasakit sa kumpanya. Sakripisyo yung pagtitiis niya sa anak ni Sir Robert. Naku, tama ka dyan. Kaya nga sobrang taas na tingin ko dyan kay Ma'am Romina. Ako rin. Di gaya kay Ma'am Daniela, matapobre na nga, feeling magaling pa. Marga, huwag mong masamain ang lolo mo. Nag-aalala lang siya para sa'yo. Next time siguro, try niyo minsan umuwi ng mas maaga. O di kaya bring your friends here. Yes, one here, house. Marga. Mommy. Hi.
Why don't you go with your lola dad first? Okay, let's go. Okay. Ayun ka pa yung ganyan kasi. Tama bang rinig ko, Romina? Pinapagalitan mo ang anak ko. Daniela, pinapayuhan ko lang ang anak mo. Save it, Romina. Hindi kailangan ni Marga ng payo mo. You're definitely not a good role model. Nagmamalasakit lang ako. Marga is not Cassie. Kung hindi niyo kayang pagkatiwala ng anak ninyo to do things on her own, ibahin niyo ako. May tiwala ako kay Marga. Kaya sa susunod, huwag na huwag kayong makikialam. Dito kayo nakatira sa bahay. Kaya kahit papano, cargo namin siya. I don't need to be reminded of that. Alam kong dito kami nakikitira. But don't you ever parent my child again kung gusto mong matahimik tayo. And that's the end of my presentation. Saan yung marketing strategy ng CD&E? Sila yung core ng market natin. Kasama na sila doon, Romina. I mean, lahat naman tayo may social media accounts na, di ba? I guess hindi mo nabasa yung nabigay ko sa'yo. Tama ba ako? I told you, I didn't need that. And then we are wasting our time. Bunita, ihanda mo na yung marketing team. Wala tayong maasahan kay Daniela. Excuse me. Romina, wait! Bakit pinahiya mo ako doon kanina? Pinahiya mo yung sarili mo dahil hindi mo ginawang mabuti ang trabaho mo. Ang sabihin mo, insecure ka lang dahil alam mong mas magaling ako sa'yo. E paalala ko sa'yo, wala ka pang napatunayan, Daniela. Nagmamarunong ka lang. How dare you? Daniela! Excuse me. Romina! Anong ginawa mo sa anak ko? Huh? Ano matag mo? Parang api-apihin ang anak ko, ha? Bitawan mo ako! Daniela, ano ba naman nangyayari sa'yo? Itanong mo sa sarili mo yan. Pagkatapos api-apihin ang babaeng yan ang anak mo, nakikipaglampungan ka sa kanya ngayon, anong klase kang ama? Lugar mo nga yung pagsiselos mo. Wala kaming ginagawang masama. Wala akong ginagawang masama kay Marga. Liar! Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Tantalan mo na ang anak ko. Kung ano man ang gawin niya o hindi niya gawin, mali man o tama, wala kang karapatan kasiguhin siya dahil hindi mo siya anak. Siguro pwede naman ako magsalita ngayon dahil apektado na yung anak ko. Daniela! Ha? Daniela! Namagtaksil sa pamilya niya dahil yun ang ginawa mo sa amin ni Daddy, hindi ba? Tama na, tama na. Sobra ka na. Mommy, what's happening? Mama, okay ka lang? Cassie, Marga, umuwi ko na kayo sa taas. No! No, Dad! No, gusto mong malaman, di ba, kung anong nangyayari? Gusto mong malaman, Dad, kung bakit ko inaaway ang asawa mo na hindi makabasag pinggan, di ba? Gusto mong malaman kung anong nangyayari? Daniela, sinabing tama na! Kinakalantari lang naman ang asawa ninyo, hindi kailangan maik ang mga bata yan. Daniela, ano ba? Robert, hindi yan totoo. Oh, ano, Romina, ha? Ha? Muling ibalik ang pag-ibig lang? Sawa ka na sa daddy ko? Kaya ngayon, asawa ko naman? Tama na! Gusto mong mapabalik sa'yo, ginagapag mo, ha? Siya pa rin talaga, pinakapihan niyo, Dad?